adversidad. Sa loob ng dalawang dekadang paninilbihan bilang punong manananggol pambayan ng Public Attorney's Office, naging kakambal na ni Dr. Percida V. Rueda Acosta ang kaliwatkan ng paninira at pamamato ng putik. Pero hindi kailanman subuko at pinanghinaan ng loob si Chief Acosta para maging lakas at boses ng mga maralitang Pilipino na naghahanap ng hustisya. Si Percida Acosta, punong manananggol pambayan sa loob ng mahigit dalawang dekada. Ano ako? Palamuti? Papanoorin ko na lang ang pagluha at pag-iyak ng inang bayan? Hindi pwede. Kailangan sabihin ko kung ano yung tama. Ano mang pulisiya ng pamahalaan dapat po hindi repugnant or contrary to the Constitution and the law. Kundi kami magsasalita sa PAW para sa maralitang Pilipino, wala kaming kwentang punong manananggol pambayan. Nandito po lamang ang inyong Chief Public Attorney. Gagampanan ko po ang aking tungkulin ng buong puso't katapatan sa ngalan ng langit upang maghari ang katarungan, katotohanan sa ating bayan. Si Percida Acosta po, habang nasusugatan, lalong tumatapa. Wala pong urungan. Kapag sinimulan, tinatapos hanggang sa tagumpay ng bayan. Matapos na mag-viral nitong nakaraang linggo ang apela ni Chief Acosta sa mga LGU sa Metro Manila na huwag i-discriminate ang mga unvaccinated, bumuo sa social media ang malasakit at pagmamahal sa kanya. Maging ilang opisyal ng gobyerno, nagpahayag din ng suporta sa ipinaglalaban ni Chief Acosta. Si Manong Bebot Belyo nga, pagkatapos ng ating apila, doon sa program na pala nung Biyernes, nung patapos na, at nung Lunes, Martes, meron agad siyang responde. May pronouncement agad siya na hindi dapat isama sa no vax, no ride policy ang mga tagtatrabaho dahil mamamatay sa gutom. Kaya nga, Manong Bebot, saludo ako sa iyo. Si Governor Gwen ng Cebu, talagang kinontra po niya yan. That is anti-poor. How can you require everyone to have this vaccination card presented for them to avail of public transport? If you choose not to be vaccinated, you should not be ostracized. Why? Let me just repeat this. It's in the law itself. Why this discrimination against the unvaccinated? When even the vaccinated are not considered immune, give that respect to the individual. It's a matter of choice. Pansinin niyo po, si Mayor Inday Sara hindi po in-implement sa Davao yan. Wala tayong participation na sa implementation sa no vaccine na no movement sa DOTR po. Nanawagan po tayo sa mga mayor. Gayahin niyo po si Mayor Inday Sara. Abogada po yan, alam niya batas. Yung pong mga vice mayor natin na siyang pinuno ng konseho, abay i-revoke niyo na yung mga policy niyo na yan. Tapos yung iba na ako kulong ng bahay, hindi makalabas dahil ayaw ng barangay chairman. Matakot po sila sa Diyos. Abay, serious illegal detention yan ah. At saka grave coercion. Ilang mamamahayag din ang naglabas ng kani-kanilang saloobin, pabor sa panawagan ni Chief Acosta na hindi dapat malabag ang karapatang pantao ng mga hindi bakunado. Maganda yung pinapakinggan ko yung mga
mga sinasabi ni Atty. Acosta, ni PAU Chief, at ako'y naniniwala doon sa kanyang mga sinasabi. Ano? Ako'y, actually, ako'y bakunado, fully vaccinated, nagka-COVID. Gusto ko sabihin sa inyo na ako ay lubos na sumusuporta sa inyong paninindigan. Maraming salamat po, sir. Ano ang puso ko? At tama ba yung sinabi ko, wala ka pang bakuna? Wala pa. Okay. Wala pa dahil ayaw ko maging isang hayop na gagawing eksperimento ng isang bakuna na kulang pa sa trial. Yeah. Ako naman ay hindi laban sa pagbabakuna, pero kinakailangan na ang trial na kagaya ng sinasabi ni ano ni PAU Chief Atty. Acosta ay dapat to pa rin dahil tao ito eh, minsan lang mabubuhay, ano? Yung naman kasing kaso ni Ma'am Persida Rueda Acosta, hindi naman siya mahirap intindihin eh. Yeah. Opo, sa mga hindi umuunawa. Eh, hango mismo doon sa Republic Act ni Pinasan ng Kongreso sa Bayanihan. Hindi requirement sa alinmampung trabaho, alinmampung government transaction, ang vax card. Meaning, hindi obligado na magpabakuna. Dami. Hindi mandatory. So, kung pag-uusapan, eh, basihang legal, meron naman siya. Pero ba't mo nga naman sasabihin na, with all due respect mo naman sa iba, na sinasabi na, huwag ka pumasok. Uh-oh. O kaya, sampal sa gobyerno yung ginagawa mong yan. Kung ang katwiran po naman ng tao, naaayon din doon sa panuntunan na itinakda ng ating batas. You know what I'm saying? I know what you're saying. Hindi mahirap intindihin ang kanyang kaso. Opo. Gaya din po ng ibang mga tao. Uh-oh. Hindi rin nawala ang mga kababayan nating patuloy na nagdadasal para kay Chief Acosta. Kamakailan lang, personal na dumalaw si Bishop Greg Durante ng Biyaya ng Diyos Christian Fellowship dito sa tanggapan ng Public Attorney's Office para bigyang payo, palakasin ang loob, at i-pray over ang minamahal nating Chief Public Attorney. My source of strength, my source of hope, is Christ alone. Stand your ground, everything will come out all right. In Jesus' name, you and your entire family is secured, preserved, because according to Psalms 37, God preserved those who love the poor. Attorney, this is the word of God for you. You are precious and honorable in my sight, because I love you, says the Lord. Isaiah 43:4. So I will give faithful and loyal men to surround you, starting today. That is the word of God for you. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. So in the name of Jesus, none of the strand of your hair will be touched by evil. And those who plan to slay you, they will be the one that will be slain, according to the word of God. I now declare the power of the Holy Spirit to envelop you, and declare that authority of crucifixion will be on you. Angels will guard you. Angels will protect you. Angels will prosper you. In the mighty, precious name of Jesus. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen and amen. Thank you so much po for your prayers. And may our prayers be heard by God. We need the power of God these times. So that we'll be strong enough to fight against the evil works of those who are greedy for money and profit. May all the people be protected from harm, not only me. Amen. And I wish the government agents and instrumentalities will honor the dignity and the right to life of everyone. Amen. And respect the liberty enshrined in the Constitution. Amen. And respect the lives created by God. Amen. I am more inspired to do my best as a servant of God to make us work hard to protect our people. Amen. And to guide
our beloved president in making decisions for the benefit of the entire people. So you are here because God has a calling for you, much higher. Much higher. On whatever is that, I don't know. And it is you who will discover it. In Jesus Christ's name. Hallelujah. Hallelujah. If I am destined to the place where I should go, I just follow the will of God. You alone are my heart.